51 News Philippines, Von Belinario. Von, he's watching right now, pero babasahin ko na po yung tanong niya. The question is for Sylvia. Mare, you've mentioned before na after Huwag Kang Mangamba, ay break ka muna sa acting dahil sa character mo roon. What made you decide to accept the project? Ayun nga yung pinag-uusapan kanina. Okay, kaklaruhin ko lang to. Yung bago ko naramdaman yung pagka-drain doon. Grateful ako doon sa Huwag Kang Mangamba, doon sa kay Barang. Sobrang ganda ng role. Pero very tiring nga lang yun, sobra. So, habang ginagawa ko yun, pa-ending, nagsabi ako na after nito, what's next na serye. So sabi ko, pahinga muna ako sa serye. Pero bago ko nag-decide na magpahinga sa serye, natanggap ko na to eh. Natawag na sa akin to. Yes, so natanggap ko na to, nakausap ko na ang si Miss Jeannie at Dreamscape, mm-hmm. si Direk Eric na ito nga in-offer sa akin. Tapos, naka-oo ako. Ngayon, kaya mas nauna to kaysa dun sa nag-decide ako na magpapahinga. Pero ang gusto kong magpahinga muna, serye. So, tinapos ko lang to. But after nito, sabi ko kay Ria, ikaw na dyan. Pahinga na muna ako the whole year. So, next year naman ako. Serye, mare. So, talaga hanggang December, pahinga ka na muna? Oo, pahinga muna ako kasi kailangan ko munang... Kasi after Greatest Love, sunod-sunod eh. Hanggang saan, Greatest Love, pamilya ko, etong Huwag Kang Mangamba, hindi talaga ako nakapagpahinga eh. So, ito ang isa sa katunayan na nagsasabing, Mami, pahinga ka. Kasi kahit sa bahay, nag-iiba na yung ano ko, nadadala ko si Barang hanggang ngayon. Eh, sabi niya, Mami, you rest. Kailangan ko lang talaga magpahinga after this. Nagpapahinga nga ba? Charing lang. Nagpapahinga. Mas busy pa nga ngayon. I'm sure. Hindi, oo, pero iba sabihin sa humarap sa harap ng camera, sa pag-iyak. Kasi iba naman yung emosyon yun eh. Pag artista ka, nandun lahat ng emosyon eh. Diba, artista ka, gagawin mo lahat. Ito naman, mare, ba to? Maangamba niya to. Ayaw nga naman, diba? Pero ito, sabi ko naman, pero magpapahinga ako on screen as artista. Nasa likod ako ng camera naman. So, okay. Yes. Mamaya, pag-usapan natin ng pagiging yes. producer, Marsha. Yes. Kasi andito yun, ayokong pangunahan yung press, ano, baka pagalitan ako. I have a question for Ria. Ayan. At saka para sa iyo din daw, Tomar, sabi ni Von ng One News Philippines, this is one of the few projects na magkasama kayo. How does it feel working with each other? And how do you push each other's capabilities when it comes to acting? Paano nyo nahahati ang oras nyo considering na busy din kayo in Arjo's campaign? Ri? Wait lang. Let's take it step by step. So, how was it working with my mom muna? Easier than I thought it would be. I was really dreading it at the start. Oh my God, magtatrabaho na kami ng mom ko, holy mother. Pero, when it happened, ito rin kasi si Direk Carlo eh. Yung mga unang eksena ang binigay sa amin, yung puro iyakan. Yung towards pa-ending na. Oo, Direk! Yung parang... Sorry na. Episode 6. Joke ba to? Pero, you know, parang I feel like, in hindsight, it was better and it was the best decision that he made. For me also as an actress. Kasi, emotional scenes are the hardest to do, right? Usually. And then with my mom pa. So yung parang, oh my God, can I cry in front of my mom? And then... nung unang take pa lang, parang okay naman na. So, as it made it easier. It made the whole experience easier. Madali din na nanay ko siya. I didn't have to think of, kunwari nanay ko siya. Kasi nanay ko po talaga siya, di ba? So, mas madali siya in that sense. And first time nga, like you said, second time. Kasi my first show, Ningning. Lola siya ni Ningning. Eh, di ba teacher ako ni Ningning. Pero this time, I was able to see na more than being my mom on the set, we're able to have a professional relationship then. Like, she really gave me my space and I really appreciate that. It really helped with what we were doing. Na as much as she is my mom, she treated me like an actress more than anything. Yeah. And I appreciate that. Same question. Ako naman, yes. Nung tinanggap ko, of course, ready. And alam ko kaya ni Rie. Nakita ko naman yung kapasidad ng anak ko. Hindi ko naman sasabihin na magaling siya kung hindi siya magaling. Dahil ako yung critic niya eh. From day one pagpasok niya sa showbiz, nakita ko naman yung... Diba, alam mo yung tayo nag-uusap. So ngayon sabi ko na kampante ako na kaya ni Ria. Kahit first scene, iyakan o mabigat. Alam ko kampante ako. And basta ako inisip ko na, okay, anak kita. Si Ria ka, pero dito ikaw si Lani. So ang bilis lang ng eksena ng yun. Ang bilis lang.
noon pa hinahangaan ko si Rhea bilang actress, yung kapasidad niyang umarte. Pero mas hinangaan ko siya nung naka-eksena ko siya talaga. Iyon. So, siyempre, yung director namin, yung tulong, o ganito, ganyan, napaka-detalyado. O di mas lalo, mas naging easy lahat for us. Mamaya may laman natin paano ginawa ni Direk Carlo yung pag-actingin ng dalawang tunay na mag-inat. Tapos binibigyan ng sitwasyon na hindi naman sila naandun sa ganun sitwasyon. Correct. Before that, gusto kong tanongin, Ruby, gusto nang malaman ng mga, gulat na gulat? Dito si Ruby, lagi siya nagagano. Sobra, alam na. Dora kasi ako, Dora. Bago kasi yung first time nga daw niya nagpag-gupit. Hindi namin nakilala. Oo, nga kanina sa swab lang. Sabi, Mas Ruby ba? Kasi tingnan ko muna yung cast list. Sabi, Mas Ruby nga ha. Ganda, di ba? Kasi noon medyo maonda ang tsura niya, ngayon bata-bataan. Uy, hindi ako wala pa ako 100 doon. Ayan na. Miss Ruby, your role, your character in Mrs. Piggy, make us kwento. The usual, di ba yung may lead, di ba? Tapos yun yung parang sounding board niya. Usually yun yung best friend, di ba? Hindi mahirap gawin yung best friend ni Sylvia Sanchez. Kasi of course, nakasama ko siya in one of the shows ng ABS, saan? Yung Hanggang Saan. Ah, okay. Hanggang Saan. Oh, pero napakabuti kasing tao nito na parang sasabihin mo, gusto ko itong maging kaibigan. Ganon. Eh ako kasi medyo mahihain ako. Hindi ako lagay na yan. Totoo, hindi. Talaga ba? Ako sa personal mahihain ako. Tapos hindi ako yung tipong yung nakikichami sa mga sikat. Kunyari, ay, yung best friendin ko to para. Hindi tulad ni diba? Yung may kilala tayo, diba? Chami-chami. Hindi nga ganon. So, laging ako may distance ako na parang pagkakausapin niya ako, kakausapin ko siya. Kaya nagugulat nga ako yan. Oy, Ruby, may sasakyan ba? Pagkakalala sa service. Sa service ko na ikaw sumakay. So, parang ang gaang nakasama siya kasi random mong parang best friend mo pa rin talaga siya, hindi kayo umaarte. Tapos ang maganda dun is generous siya na actor na parang sasabihin niya, oy, parang pag titingin siya, titingin ka din, di ba, magkukuhaan kayo ng mga energy, di ba? Yeah, that's all. Thank you. Nakwento mo ba yung role mo? Bukod sa pagiging best friend. Ang role ni Wena dito, Wena David, best friend siya. May ari katabing pwesto ako noong babuya ni Mrs. Piggy. Ako yung may-ari ng ano ba yun, si Cheeks? Hindi ba? Yung basa, Cheeks basa something. Oh, Manu ka naman. Ang sobrang best friend ako ni Marivic na yung tatlong anak niya, ako yung ninang. So talagang talagang gano'n. Tapos lahat ng pinaglalaban niya, ako pa yung mas gigil. So may mga eksena dito na parang hindi ako yung taga-ano. Parang hindi, gawin natin to, ganito. Yun, lumaban ka, huwag kang ganyan. Napakaganda talaga ng role mo. At saka pinaniniwalaan ka rin niya sa kaibigan. Thank you, Ms. Ruby. Thank you po. Fino, your role here. Ako po si Blake, na ako po yung schoolmate ni Jeffrey, na later on po magkakaroon kami ng malalim na pagsasama. Abangan po natin kung gaano kalalim yung pagsasamahan namin. Oh my God. Alam mo, wala pa sa episode 3. Naantay ko. Pero may paano na sa 1 and 2 eh. Meron ng patikim. Medyo may kilig, kakatuwa. We're looking forward. Hindi ka natatakot matype ka sa ganyang role na medyo mabblb, parang BL din. Hindi naman po, kasi sa panahon po ngayon, masaya na po ako na may trabaho kasi hindi po lahat ngayon may trabaho. At saka second time pa lang naman, yes, diba? Oo, diba? Huwag naman PK, diba? Apo, tama naman po. Sa akin na rin pa lang, ako na sumagot, diba? Ito na tinanong, chika. Thank you, Fina. Happy. Sa 2 years niya ng pandemic, consistently he gets project. I'm yes, happy po for him. Thank you po, salamat. Mga husay manager din ito eh. Star Magic tsaka si attorney George. Of course, I love her. And of course, ang husay niya, hindi... Ang daming OA na ganong role, pero siya talaga parang saktong-sakto yung bagsak ng linya. Hindi yung binaklak. Yung talagang... Sorry ba? Bakla ba yung role? Oo naman, di ba? Kakakwento lang, Direk. Atat na si Direk magkwento. Ang dami niya nang gustong himayin, ano? Elijah, your character. I played the role of Jeffrey. Yung bunso po ng tatlong magkakapatid. Pa-baby siya eh. Sobrang pa-baby super niya. Ang lambing. Tapos lahat na lang parati siya may side comment sa lahat ng mga ganap. Kahit hindi naman talaga siya kasali. Natawa ka ba naalala ko yung mga eksena? Diba? Kahit hindi siya kasali, parati siya may side comments. Kaya I really had so much fun playing Jeffrey. And syempre with
this group of actors. Sobrang nakaka-inspire. Ang dami ko po natutunan talaga. Alagang-alaga ka rin ng, ano, no, ng ABS. Ano, happy for you. So ganun ka, ano, ganun ka, agree siya, di ba? Another, napaka-natural din na siya. Si, ano, si Iana, may kaskwento, Iana, your role. Pero ang ganda ng timpla ng character mo. Ano, what's her name? Steffi. Steffi. So, ang character ko po dito ay si Steffi. Ako po yung middle child. So, ako yung medyo mahilig mang-away kay Ate Lani. Basta lagi kami hindi nagsisi eye to eye. Pero alam niyo yung sa magkakapatid, hindi mo kailangan ng, oh, bati na tayo. Hindi. After a while, bati na kayo. So, ganun yung relationship namin. And what's fun is, hindi kami mukhang magkakapatid. So, yun yung worry ko getting into the set. Pero, nung nakita na sa camera, aliyaw na aliyaw kami na mukha talaga kami magkakapatid. Super fun. Actually. Alright. Ree, thank you. Yes. Thank you. Kasi inaano ko, binabalikan ko yun, hindi ba kung magkakapatid? Mukhang magkakapatid naman kasi yun din, ano yun eh, yung comfortability nyo na magbagsakan ng linya. Kasi super. Kung ilang kayo, wala yun, hindi lalabas yun eh. Ang sarap katrabaho nung dalawang. True. Actually, everybody, it fit like a glove. Mm-hmm. So, yeah. Like a glove, ganun, may action. My character naman. Oh, yun ang tanong ko eh, di ba? Sorry naman kasi, naliwaliw ako. I'm the eldest among the three of us, and diba nga, this is a story of a single mom and the separation and how the kids actually reacted to the separation. Ngayon lang nalalaman ko ano talaga yung naging reaction namin. So, siguro among the three of us, ako yung pinaka-against the separation. Kaya medyo ako yung mom. Of course, hindi ganun, pero mom, ganun. Correct. Thank you. Yeah. Napatanong din ako, kasi ang bilis mong mapa-agree eh. Parang kausap mo lang once sa tatay mo, parang sumayad ka na. Parang ganun. Pero mamaya kakwento ulit girl. Niya, no? Oo nga, tama. Dali kayo yung panganay, kayo yung nakakita. Alright. Direk Ricky, kinakulang na lang, parang wheelchair yata ang kailangan. Wala lang, ikaw ang bagal-bagal maglakad dito. Direk Ricky, ang okay ko. Direk, your character po, bukod sa ikaw yung naglokobang asawa? Well, no, medyo, syempre, nung kabataan, nagloko, tapos hindi ako mapatawad ni Marivic. Oo, once lang naman, no? Pero, pero matindi kasi, di ba? So, yun, na-in love ako sa ibang tao. Dahil sumuko agad siya sa'yo. Well, oh, sinukuan niya ako. Syempre, yung ma-ano naman, lalabas doon na sobrang na-hurt ako, so siguro, nag-move on na rin. Kaya lang, syempre, hindi ko makalimutan yung pamilya ko pa rin, lalo na yung mga anak ko. So, yun, binalikan ko. Ang problema lang, yung napangasawa ko, ubod ng bait na tao, pero hindi alam kung... medyo hindi niya alam ang mga nangyayari sa paligid. Sobrang bait niya. Mabait siya, bukod siya sa pingera siya. But she, she has a very big heart, kaya lang, hindi siya aware sa mga nangyayari sa paligid. Lalo na tinapunan sa trailer, tinapunan ng dugo. Sorry pa din siya eh, parang gano'n. Siya pa yung natakot. Yes. Ayun, very very special role ni Direk Ricky. Okay, next question. This is for Direk Carlo. Ayan, Direk Carlo. This is from ABS-CBN Global, from Jerome. What is the relevance of the story to OFW moms abroad? Meron ba? In what way can the story inspire OFW moms? Direk? Ganda. Ang ganda ng tanong kasi I think relevant talaga siya not only sa mga nanay na nasa Pilipinas, pero sa mga nanay na nagmamahal talaga sa pamilya. Di ba kapag nanay at ulirang nanay ka, especially sa mga nagtatrabaho sa abroad, mostly ang rason ng mga yan is makapag-provide sa family. Ang malaking tanong kasi ni Marivic dito, hindi siya yung usual na bata na yung mga anak niya. Ito, graduate na sila. Pero nakakapag-graduate din ba yung nanay sa responsibilidad nila? Ito, feeling ko yun yung masasagot ng series eh, na parang meron bang time, lalo na sa mga OFW, na kailan sila masasabing, oh, enough na. Okay na ako sa pag-aalaga ko sa family ko, sa pagpo-provide ko sa family ko. Pangarap ng, for sure, pangarap ng mga nasa OFW, makauwi. Kaya pansarili ako pampamilya. Pero I think this series will have that answer. Or may kahit sa paano mapapakita niya yung ano ba yung Filipino family and paano ba tayo nagmamahal. Tama ka, Direk, kasi di mo may eksena na panood ko.
may brochure na gusto niyang pumunta abroad. Pero considering college na, isa nilang gagraduate and the rest, nagtatrabaho na siya, si Iana, at saka si Lani. Pero may gusto pa rin siyang umabroad, right? Totoo, ito yung ano eh, napaka-cliché, pero isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Sa totoong buhay, kaya ni Maribik na magbakasyon. Pumunta akong Baracay, Palawan, kaya niya eh. Pero priority ba yun ng nanay? And for sure, yung mga OFW, okay. Diba? Yung mga OFW, may mga ganyan eh. Pwede kang kakumain sa masarap, or kahit o paano magbakasyon man lang, pagod ka, kung Hong Kong, ano ka, doon ka nagtatrabaho, yung magbakasyon lang ng isang araw, pero hindi mo magawa kasi may paglalaanan at mas may priority yung family mo, diba? Direk, nasa'yo na yung mic, tatanungin na kita, himayin na natin. Kasi nagdi-discussion tayo sa paano mo create yung bawat karakter eh. Even yung mga actors mo, kinay-question ng bakit. Direk, bakit ako ganito? Kasi si Rian, ang peruan niyang ano, tsaka si Ian, ha, mga... Talagang hindi niya gagawin hanggat di na kakaroon ng paliwanag. Let's start with ano. Generally, paano mo pinuo yung character na to? Tapos, meron pang teen layer na medyo relate naman ng LGBT. Mga bagets. Well, yung story na to is really based on original story ni Lilith Reyes. Noong nabigay to sa akin, ako lang yung director. Pelikula pa to eh, before pandemic. And then, nag-pandemic and everything. Tapos, napunta na siya sa isang proseso. Ending, napunta na yung, ako na yung magsusulat. And, ewan ko sa mga kaibigan dyan, alam nila na napakalapit ko sa nanay ko and I'm very close sa family ko. So, ako masasabi ko, napakadikit niya sa kwento ng pamilya ko. Oh. Sa kwento ng nanay ko, sa kwento ng mga kapatid ko. So, feeling ko dito, napaka-real-real nung atake namin dito. Hindi siya yung medyo... medyo umiindi nga yung atake natin minsan eh. In a way na parang naririnig ko to sa kapitbahay or parang ito kami mag-usap. Yun, sabi tama si Iana, pag nag-aaway, walang sorihan. Pero alam mo yun, the family, it's ano eh, napaka-complex ng family, ng Filipino family. So ano eh, base talaga siya sa kwento ng pamilya ko somehow. Loosely based, yung kuya ko nurse, yung ate ko, yung kapatid, yung mga ganon. So medyo bumabangga siya sa ganon. And at the same time, I think it's my love letter not only sa mga nanay na makakapanood, pero to my mama. So, andito ka sa tatlong anak. Yes. Huhulaan ko. Chika. Okay. Huhulaan mo. Sige. Si Iana. Hindi. Umiwas ako kay Elijah. Yes. Diba? Ako, Iana. Actually, Iana. Middle child ka ba? Middle child ako. Ah, kaya pa rin kayo. Child. Piece by piece eh. Pero syempre, yung konting BL natin, galing yun sa akin. Anambag ko na kay ano? Kay Elijah. Kasi sa bunso. Pero mas yan ako, middle child eh. Yung... alam mo yun, parang lagi kang may pinaglalaban. Correct. Pero kasi, alam mo namang authority ang Sylvia Sanchez sa pagiging nanay roles. Hindi naman siya na-offend siguro sa ganito dahil she's best in doing ano, na pambansang ina na actress, di ba? Hindi ka nahirapan na ibahin kasi dalawang pinanggalingang nanay. Ang dami, actually tatlo. Totoo. Hindi ka nahirapan gawin yung character ni Sylvia. Ang totoo niyan, kasi puro Zoom na uso, di ba? Pre-prod Zoom. Tapos noon, I think una kami nagkita na physical ni Tita Abiang sa set na. I remember this so vividly. Dumating siya doon, kamukha niya talaga si Maribik. I mean, pag sa Zoom kasi doon din tayo nag-check, blah, blah, blah. Parang okay, kamukha niya si Maribik. Pero nung dumating siya, you just know, siya si Maribik. And pagkatapos noon, bilang aktor, napakabuti ng puso ni Tita Abiang. Lumapit siya, sabi niya, niyakap niya ako, direct. Kung kailangan mo ng take 2, kung kailangan mo ng take 3, kung kailangan mo ng maraming take, sabihan mo lang ako. For me, para sa galing niya ni Tita Abiang, siya na, ano na siya, di ba? Pambansang, oh my God, di ba? Yung mga ginagawa niya, and sino ba naman ako? Pero para sabihan ka ng gano'n, na binibigay ng actor mo yung trust nila sa'yo. Totoo eh, napaka-enjoy lang ng ginawa. Totoo nito, sorry, inuna namin yung mga drama scene because lock and shoot. So, atakihin mo din siya in a strategic way, ano yung mga uunahin mo. Kasi later on, mapapagod yung mga artista mo sa 6th day, sa 5th day. Mapapagod yan. So strategically, pero wala. Walang nagreklamo. Ngayon, nagiging tampulan na lang siya ng tukso. Pero nung mga panahon na yun, napakagigim ng mga actors. I was blessed na tinutukan to ng I1, ng ABS, ng Dreamscape, ng Epic, na binigyan ng Nikan Studios, na binigyan ako ng cast na hindi mo kailangan mga actors na mahirap.
Correct. Sino diba? Yan? Nako, ha? Pero ito, it's really just, ano, making adjustments. Like kami ni Tita Ibya, magtitingan na lang kami. Ganda nun. Or magtitingan kami, Tita, babaan natin. Dita, taas na. Ganun lang, fine-tuning lang ako dito. Oh. It's really just giving them a space to play around. And tapos, beautiful. It's really beautiful. Tapos may Ricky Davao pang who play the husband. The project must be real special para tanggapin na Derek Ricky. This is very it's a blessing. Okay. Yeah, I'm very thankful. Minamani mo yung role. No. Walang minamaning role. Hindi totoo 'yan. Lahat ng role kahit maliit, kahit wala kang ginagawa, mas wala kang ginagawa, mas mahirap. I'm thankful na I was casted dito sa show na to. And marami nang sasabi na nakatrabaho ko na si Sylvia, pero actually, palaging muntik-muntikan lang, hindi natutuloy. So ngayon lang talaga kami nagkatrabaho. And syempre, tatanggi ba ako kay Sylvia Sanchez? Tatanggi ba ako na isang Ricky Davao? Uy, teka, bubuhata na to ng bangko. Oo, hindi, totoo. No, but really, first time pala, no? Ay, ako, sobrang nag-enjoy ako dito. Tapos, idadagdag ko lang yung sa sinabi ni Direk Carlon about Sylvia. Aside from sobrang giving as an actor, no? As a producer, medyo hindi maganda eh. Kasi sobrang binubusog kaming lahat. Nakita ko nga sa Instagram niya. Tataba ka. Kasi every... Hindi lang, actually, hindi lang si Sylvia, pati si Ria. Naglaway ako tanong sa pagkain, tanong sa kung anong gusto, from coffee to what... Lahat. May lechon. Lechon. Basta lahat. Ang sarap. Ang keto. So everybody talagang lahat ng artista naka-smile, lahat nakakayang matulog. Busog eh. Pero sobrang saya naming lahat sa set palagi. Thank you, Direk. Okay, moving on. I'd like